retired referee Carlos Padilla. Inamin na 18 second count ang ibinigay niya kay Pacquiao noong na-knockdown ito laban sa Australiano na tubong Lebanese na si Nidal Hussein sa round 4 ng laban nila noong October 14, 2000. Ayon sa interview na ginawa ng WBC, sinabi ng Batikang referee na sinabihan umano siya na napaka-importante ng laban nito kay Pacquiao dahil pag nanalo si Pacquiao, may chance siya lumaban sa world title. Pakinggan natin ang bahagi ng interview. A chance to fight for the world championship. Mm-hmm. Huh? So, I postponed my coming back here, escape. And, you know the opponent, Hashim, whatever his name, he's taller, younger, stronger, and dirty fighter. Mm-hmm. Managed by Jeff Phoenix, the trainer from Australia. So, in the seventh round, I think Manny got knocked down. I thought he's going to get up because his eyes are like a cross eye. Right? Because I'm a Filipino and everybody's Filipino watching the fight. So I prolonged the count. You know, I don't know how to do it. And when he get up, I still have. Ngayon, titignan natin at bibilangin natin kung 18 second nga ba ang ibinigay na referee. Digital clock ang gagamitin natin para mas accurate. Alam naman natin na hindi digital clock ang ginagamit na referee, ngunit di hamak na mabilis ito sa human counting na ginagawa na referee at ng ringside referee. Makikita natin sa screenshot, wala pang 10 seconds ay nakatayo na si Pacquiao. Ang mahalaga dito mga kabagsakan, kung nakatayo pa sa loob ng 10 counts ang na-knockdown na boxer, hindi na importante kung ilang segundo pa itutuloy na referee ang laban. Of course, tatanungin ka na referee kung okay ka pa bang lumaban. Hindi nakasali sa count yun. Ang nangyayari kasi, pinapalaki lang ng mga artikulo na to ang maliit na bagay. Kaya lumakas ang loob nitong si Hussein at nag-tweet pa na nadaya daw siya sa laban nila ni Pacquiao. Makikita nyo naman, walang daya talaga, kaya move on na Hussein.